pa rin yung energy, yung resistensya na kailangan mong ibuhos for your concert. That's why ngayon pa lang, as early as now, nag-gym ka na. Wow! How often do you go there? Sa kwando lang. Okay. Sige. So ngayon pa lang, talagang alam na natin na pinaghahandaan na ito ni Arthur. Very special nga naman talaga ito para sa kanya. So now, of course, we also have the press people here who have a few questions para sa iyo. Kasi kagaya yan, interesadong malaman kung kagaya yan, anong mga pinaghahandaan, kung paano mo pinaghahandaan ito. Okay, so let us have the list. Yeah. All right. Okay. So here we go. Tawagin na po natin Sir Alan Sancon from Stars Photo. Hi. Hello, sir. Yes. Hello, po. Hello. Good. Two questions po from you. So congratulations, Arthur, for your concert. Yan. Bali, nagtanong ako kanina if this is your first concert in Araneta. Parang how excited you are, parang ready ka na bang sumigaw ng hello Araneta, di ba? Lagi yun yung sinasabi ng mga artist. And what do we expect from this concert compared dun sa 2 years agong concert mo sa New Frontier? Thank you po. Yes po, first time ko po sa Araneta. And since first time nga po siya, marami po kaming, I think it's more grand dun sa NFT concert namin last time. And mas pinaghandaan namin siya like months before the concert. So, yun po. A lot of guests and performances and new songs. Yun po. Is there any pressure na mapuno yung Araneta? Kasi napakalaki ng big dome, di ba? So is there any pressure? And I don't know if you're going, if meron ba kaming malalaman kahit pa paano kung sino yung mga magiging special guest mo dito? Sa, siguro po sa special guest, hindi ko pa po siya talagang sabihin. Secret na muna siya. Ilalabas naman din po ata nila yung lineup of artists. And regarding po sa pressure, yes po, napapressure po ako. Hindi sa thought na kung mapupuno ko siya or hindi. Gusto ko lang talaga na mabigyan ng magandang performance yung mga pupunta. So, yun po siya. Thank you, Arthur. Congratulations. Thank looking you forward po to your big, big concert. Thank you po. It took you 5 years to finally release a sophomore album. Ganun katagal. And tell us about the songs. It's really personal. This album is very personal sa akin kasi ang dami pong nangyari. Yun nga, noong 2020, my dad passed. Tapos, nagka-COVID, nagka-lockdown. So, ang dami pong nangyari. So, sorry. Yung mga songs ko po, napondo siya. Like, dumami siya ng dumami yung sulat. Pero yung recording, since availability-wise, nahihirapan kami maghanap ng like, studios and mga tao to work with, kaya medyo na-delay siya ng konti. Pero yun po, yung susunod naman na album, yung I think mas mabilis, yung after nito. So, yun po. Bilang artista, kung nagsisimula ka, compared sa ngayon na successful ka? Alam mo ba yung goal ko dati? Yung goal ko lang po talaga is to connect with people, like soul to soul, emotion to emotion, and I think yun lang naman po, to, you know, find comfort in music, yun lang naman yung goal nating lahat actually sa music. It's just, you know, looking for the most comfortable space for people, so yun lang naman siya. So ganun pa din ang ganun yun? Yes po. Salamat. So, ano yung mga pwede mong i-detail sa amin about the album? I-details po. Thank you po. Details, story-wise, hindi ko po siya ma-express ng maayos, pero connected po siya, dalawang song, like part 1, part 2, and then part 1, part 2. Tapos yung ginawa ko po, yung first song at yung last song,
yun yung part 1 and yung part 2 para pag pinakinggan po siya ng buo, maiisip po natin yung mga anonymous listeners, maiisip nila na babalik na naman ako sa una. Parang ganun siya. Like, cycle of emotions lang siya. So, yun po. To be honest, nagpo-focus po kami ngayon sa health and well-being. Yun po muna yung focus ng lahat, actually, ng team. Supplements, vitamins, exercise. Tapos, para po pag nagsimula na po yung rehearsal schedules, mabibigay po namin, magbubuhos namin yung energy na kailangan allotted for concert. Passion din po. Thank you so much, Mr. Naz from Pelikula Mania. There you go. Next is Jim. Finally, bibigyan ka ng Viva Live ng syempre concert sa Araneta pa. Ano yung initial reaction mo to? Okay. Honest po talaga to God. God is my witness. Sabi ko po talaga, sure po ba kayo? Kasi po ako po, I will never be prepared for an Araneta concert, like ever. So, tinanong ko po yung family ko, yung Viva, yung team, na sigurado po ba kayo na eto na po yung oras. So, yun po. Like, sobrang overwhelming lang siya. And, yun. I'm just Arthur, to be honest. I'm just human. Parang, as much as I want to embody or embrace the star figure or whatsoever, I'm just a kid, you know, just always dreaming to be a good performer. So, I think yung pressure and responsibility siguro that comes with the artistry, doon po ako nag-worry. Pero as a person, I just wanna be Arthur. Words, love of your music. Dito ba sa concert, are you also involved sa pagpa-planning? For example, ano gusto mong maging outcome ng concert? Yes po, thank you. Yes po, may meetings po kami like constantly kung ano yung flow, kung paano siya mangyayari, kung ano yung itsura, kung ano yung expected na set designs, yun po. Hands on naman po ako and kami sa team, nagtutulungan po kami para makabigay ng magandang performance. With your answers also, sa mga viewers, for example, yung mga atin dito ng concert, do you think, ano ba yung mas makikilala nila sa isang itinerary after watching this concert? Ang 37 na po ako. Yun lang po yung nagbago. Yung edad ko. Tapos, yun po. Mas, siguro po yung dedication din. I think mas namumulat na ako on how, kung paano i-balance yung life and work, so baka may konting shift sa personality, I mean, in a good way, siguro. So, yun po. Did I answer the question? Questions mo dito sa album, and then, paano na iba yung ano, sound nito compared to sa mga previous mo na thank you po. Sa collaboration po, to be honest, yung album ko, 15 songs dapat siya. Tapos, inisip namin ng inisip, like, nag-filter out. Tapos, last minute ko naisip na kailangan ko talaga ng tulong from other artists sa paggawa ng, like, certain songs. So, kinanta ko po yun, si Kyo, of course, we all know Kyo, and Jolien from Careless Music. Tapos, si John po, kababata ko po siya sa Cagayan, and local artist po siya doon. And he's really good, that's why nag-tap na din po ako sa kanya. So, yun po. Parang, very shy ko pa talaga. Pero as you do more shows, feeling mo ba mas naging confident ka na sa pagharap sa mga tao and how you carry yourself?
Hindi din po ako sure kung tama po ba yung pagdadala ko sa sarili ko, pero yun po, medyo nakaka-gain po ako ng konting confidence sa, like, yun nga po, like, since before, nag-usap-usap na tayo, so medyo may konting tiwala na ako sa kung ano yung, like, relationship natin dito. So, yun po, medyo may konting boost of confidence na siya kumpara before.